dun 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 dun. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. So, tapos na natin ikuan, i-fix doon mga kadiskarte, at ang sunod naman natin ay full weld natin dito sa load. Ito, kagaya nito. Yan. Ito na siya ngayon. Napakintab ko na, nag-grind ko na yung nag-ispatan natin kasi dun ko sa log na winelding, sa log mismo. So ito na lang ngayon, at yung gagawin ko na lang ngayon ay yung paglagyan ng ilaw dito, tsaka tong kanya dito. Yung shackle ata yun, basta yun. Tapos lalagyan ko ng tubo to. Yun na lang, kakagaling namin Santiago. Tinitignan-tignan kasi hindi pa kompleto tong kanya at wala pang... Basta gantang mismo, pinunta namin yung Santiago ganyan. Mamasilyan na lang natin yan. Nakabili na din ako ng mga gamit niya. Bumili na din kami ng kompreso. Itong auto darkening to. Ito yung ilaw. Ito yung ilaw, mga kadiskarte. Lalagyan natin to sa harap. Dalawa to pang sasakyan. Okay na to. Tapos itong compressor natin yung one. Walang chainsaw kundi dalawang motor na to. Magandang klase. Tapos ito yung lalagyan natin sa harap. May masilyan na din. Dito ko ilalagay. Parang kunya lang ay parang arti niya lang. Kahit na hilahin dito, hindi siguro to masisira kasi madaming bris tong ginawa ko. Tatlong kanyan, madami yan. Kahit na umupo ka dito, matibay, mga kadiskarte. Lalagyan ko pa ng tubo dito. So yan, mga kadiskarte, tapos dito yung ilaw na dalawa. Babarinahan ko mamaya. At ito na sila lahat. Tapos itong primer K9 to, tingnan nga natin kung maganda. Testing natin mamaya.
Ay, so ito. Lalagyan na natin tong ganto niya dito. Tapos tong paglalagyan ng tubo dito. Tsaka yung abangan na natin yung ilaw. So magmamasilya na tayo at saka pinturan na natin primer at saka pintor. Totoo, naka-ready natin din itong mga tools natin at itong mga grinder natin. Ilan na nang naubos kong ganito, kadami na. Naka-ating ko kasi. So kukunan natin yung ibang gamit natin doon. Yung ilaw. Yung ilaw. Ito yung gulong ng nabili natin kwanto. Try na natin to. Hindi ko pa na-imagine yung magandang forma niya. So, dito natin ito ilalagay. Gagawa tayo ng pag-welding nandito. Yung flat bar na makuhan. Yan. Tapos itong ilaw. Oh, may brace na pala. Barena ko na lang dito. At saka ito. Oh, pwedeng-pwede na. Pwede na yan, mga kadiskarte. Saka dito. Okay kaya itong forma nito dito sa tubo niya mismo. Makikita kung ano ang magandang pwesto niya. Ito yung mga ikakabit natin ngayon bago tayo mag-repaint ay mag-masilya. Tingnan pa natin yung iba. So, ito yung hose ng compressor natin. Hey! Pag-ilid na lang natin dito kasi hindi pa natin ito kakailanganin kasi punta tayo. Ah, ganito pala to. Ngayon pa lang ako gagamit ng ganito eh. First time. For the first time after all these years. Natupad na din ng pinapangarap kong gamit ko. Ganyan pa na. Hey, cute little dog. Tignan mo itong pinagtabasan natin oh. Dami-dami. Pero tignan mo naman itong outcome oh. Bye. Na full weld dito sa loob. Masilya na lang dito para kung matanggal itong mga ganyan-ganyan. Kasi hindi natin yan maiwasan. Pero kung magaling na tayo, maiwasan yan. Ito naman yung pang professional welder. Binili ko na. Kasi pangarap ko din to eh. Auto darkening to. Hindi gaya ng... Hindi gaya nito. Ang hirap mag-welding dito. Kaya mas gusto ko ngayon to kasi mas professional at saka... Auto darkening nga, kahit tignan mo yung wine-welding mo, eh okay pa rin. Nabili ko na, so yan. Lapit ko na makompleto itong mga tools ko. Pero madami-dami pa. Lagyan na natin dyan muna. At saka, ano pa yung kukunin natin? Ito yung compressor. Ay, itong masilya. Ito yung masilya. Tap out itong kinuha ko kasi yun naman ang sabi nila. Maganda daw, dito na lang. Dyan. Ito lagay natin dito kasi baka kung namasong ito yung kanya. Alam ko magmasigyan ng mga dessert na kayang-kaya. Lahat ng yupin nito mamasigyan natin. Pero ito yung primer. Itong binili ko yun dun pang bumper pa lang. Dito lang sa bumper. Pero mag-welding na muna tayo kasi madami-dami pa yan. Bilihan dyan kasi itong mga aso namin na yan kukulit pa. Kunin na natin yung compressor natin. Uy, day! Bagatan ng compressor! Yan. Made in Japan to. Wala nang kwan. Wala nang palit-palit ng change oil at saka yung pump belt. Wala na. Kasi dalawang motor na to. Sabi nila maganda daw kasi mas makakatipid ka dito at saka yung sinasabi nilang matipid sa kuryente at hindi maingay. Yan yun. Ito, buuin na muna natin. Pero may lagay na itong gulong niya. Yung gulong niya mismo bago tayo mag-weld. Itupi natin ng mayo. Yay, yay, yay. Ganyan na yan. Hindi na basta-basta matanggol na yan. Tapos dito sa kabila. Malit na lang muna itong binili kasi nagpra-practice pa lang tayo. Hindi naman tayo yung professional talaga na wo. Uli painting. Kung pinagpra-practicean kayo ito eh. Yung sarili namin mismo sa sasakyan. Pero tignan mo naman oh. Sabi nila pasado naman na doon kaya kayang-kaya na. Marami pa tayong gagawin dyan. Gagawa pa tayo ng bumper dun sa likod. At dyan sa side. Palitan na natin para makapag-practice tayo. Okay na oh. Ganda na ng takbo. Pwede na. So yan, patayin ko na muna itong camera at i-timelapse ko na lang kung paano ko gagawin itong mga ganito niya. Ito ilalagay dito tapos maglalagay pa tayo ng tubo dito.
Ito natin mamasiyan. Oy, so ito po mga kadiskarte, nagtatapos na ang ating programa kasi na-repeat na natin itong project nating bumper. Ito yung tinatawag nilang bumper na pangdugsit. At nagawa naman natin ng ginawa natin itong best natin para matapos yung video nito. Pero hindi natin nagawa kasi meron tayong hindi mga nakita ganito. Pero okay lang yan. Okay lang yan kasi sa amin din naman, kaya okay lang. Pero kung gagawa kami sa iba, siyempre matik ayusin namin. So yan na siya mga kadiskarte. All eyes on me. At ilalagay na lang natin sa pickup mamaya, pero wala pa yung pickup kaya hanggang dito na lang muna.